Yun na, mapagpalang araw po mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating po mga kababayang OFW. Maraming mga idol ano, napabalis mo kayo doon sa aking thumbnail. Alam niyo po kasi mga idol, ganito yun. Ano? Maraming nagko-comment sa akin na talagang pinatitigil na ako, ano sabi nila. Tumigil ka na pag-reaction, puro ka na lang Jonathan. Hindi pa paano yun, hindi na natin i-content si Jonathan. Hinto na natin si Jonathan. Ganun nun lang. Pero ang nakakatuwa lang mga idol, kasi maging yung sinabi ni Mr. Kabusiness na patungkol kay Jonathan na makakapunta sila sa Japan, ay tila sineryuso. Tila sineryuso ano. At talagang kumbaga ay naglumitaw ang mga iba't ibang klaseng mga reaksyon. Kaya natatawa ako mga idol ano. Kasi alam niyo kung bakit ganito 'yon eh. Sinasabi nila na sabi kasi si Jonathan ay minamaliit ng kampo ng Kabusiness, si Jonathan ay ganito. Ngayon, nasabi ni Mr. Kabusiness na malay niyo si Jonathan. Malay niyo ibo kasi tatanungin mo. Malay niyo si Jonathan makapunta sa Japan. Aba, ito na ngayon, nag-aanuhan, nagkunta. Eh, wala nga daw passport, kasi ganito, ganito. Ang tanong ngayon, sino ang nagmamaliit sa kakayahan ni Jonathan? Diba? Maging mga bagay na, yun nung sinabi ni Mr. Kabusiness, nung sinabi po yun, ay tumalikod siya. So, tayo, mga idol, ay hindi ko alam eh kung talagang concerned tayo kay Jonathan. Ano? Kasi pati yung mga bagay na yan. Ngayon, ang nakikita ko lang talagang ipagpalagay natin totoo ha. Ipagpalagay natin totoo si Jonathan na makakapunta ng Japan. Ang daming kontra. So, parang ano yun, crab mentality. Ang nakakatawa pa dito mga idol kasi pupunta sila sa comment section tapos magko-comment. Wala ka na daw maibang content. Wala na ka ng ibang content kundi si Jonathan na lang. Pero nung si Jonathan ay kuno-content ng ibang planeta, hindi kini-question. Di ba? Yun ang nakakatuwa mga idol. Pero kidding aside mga idol. Natatawa lang ako. Alam niyo po kasi, ba't naman kasi sineryoso yon yung mga bagay na yan? Yung po naman eh, malay nyo, sabi ni Pinuno. Malay nyo si Jonathan. Tapos tumawa siya with smile. O, di ba? Nagpapatunay lang na talagang mga ampalayat. Basta't ikakabuti ni Jonathan na mula sa Kabusiness, kontra sila. Ayaw nila ng ganun. Ay nako, ito po lang iniisip natin na syempre alam naman natin ano po, maproseso ang pagpunta doon. Alam natin. Pero ako hindi ko minamalit yung kakayahan ni Jonathan kasi malay mo kung makaproduce si Jonathan ng dokumento at totohanin in the Ukraine dalhin siya sa Japan, 'di ba? Malay natin. O di makapunta si Jonathan, baka doon naman yung panahon na mag-iba naman yung aura ni Jonathan. Baka mag-iba naman yung kanyang pananaw. Pero hindi pa si Jonathan nakakaapak sa Japan. Ang dami ng kontra. At ang kumukontra, nagsasabi na mahal nila si Jonathan. Yun o yung nakakaiba doon mga idol. Ano? Sinasabi mahal nila si Jonathan. Kaya nga, overprotected nung panahon ay issue doon sa barangay kung ano-anong mga sinasabi patungkol kay Jonathan na ganito ganun. Tapos ito na ngayon yung issue naman lumabas naman na si Jonathan ay makakapunta sa Japan. Ang dami ding kurunta. Alam niyo po mga idol, parang totoo yung tawag tinatawag na crab mentality. Yung pang alam niyo po kasi yung mga alimango, yung talangka mga idol, kapag nilagay mo sa basket, kapag mayroong isang aangat, hihilahin niya ng isang aangat. Uy, dito lang tayo. Parang ganoon ano. Hindi naman na, alam niyo, dito naman nating iniisip na nag-smile nga si Kabusiness doon eh. 'Di ba? Parang ano lang 'yan, pampasarap lang naman pakinggan. Ano po? Siyempre, kung mangyayari 'yon, dadaan talaga sa masusing proseso si Jonathan. Una, ang kanyang identity, ang kanyang tunay na mga na pangalan, ang kanyang requirements, ano, ang daming mga kailanganing requirements 'yan.
Pero pati yung mga ganyang bagay, sineryoso. Sa totoo lang, makakasakit tayo sa high blood pagka ganitong pagkakataon. Oo. Tapos, dadayuhin, dadayon naman, pupunta naman doon sa comment section. Sasabihin, ikaw, taong gala, wala ka nang makontent. Tigilan mo na si Jonathan. Parang ano na tayo ngayon, mga idol? Parang authoritarian yung ituturuan ka na, uy, tumigil ka. Alam niyo po, mga idol, sinasabi ba yung iba, wala ka na daw magawang i-content. Alam niyo po, ang reaction is part ng content. Kaya nga tinawag na reactor. Kung mapapansin natin, hindi lang kami ang nagre-reaction. Maraming mga reactors, maging iba-ibang pagkakataon, no? Meron nagbibigay reaction patungkol sa mga awitin, meron nagbibigay reaction patungkol sa mga iba't ibang content. Ano po? Kami naman, kaya ganito ang content namin kasi reactor kami ng ka-business. So ang labas po namin is reactor and at the same time defender. Oh. Ngayon, kung may mga issue na napakainit, katulad yun yung issue ni Jonathan, ano po, ipapatigil ako tapos pupunta sa akin, titirahin yung comment section ko. E di, ano yun? Kayo na lang ba ang may karapatan na magsalita? Ako po hindi magsasalita. Tigil na daw. Pero alam nyo mga idol, sa totoo lang, tigil na natin, tama ho kayo. Itigil na po natin yan. Tigil na po natin, stop na po natin, move on na po tayo. Ang pinaka-importante na naayos na si Inday Ocray at si Jonathan, and then move on na po tayo. Okay? Hindi, kumbaga tapos na yan. Tapos na yung ano na yan. Huwag kayong masyadong high blood, mainit sa comment section. Ako naman po, makita nyo naman ako, smile lang ako. Ano? At huwag nyo ganong seryosohin yung magpunta ni Jonathan sa Japan. Kasi wala pa nga passport eh. Oo. So ayusin pa yan. Kung magka-passport yan, eh doon na kayo magreklamo. Ama, wala pa passport. Wag yun. Naku, Diyos ko. Eh, kumbaga, inaano agad natin. Ano matawag doon? Yung parang kinukontra nyo agad yung swerte ni Jonathan. Malay mo, doon naman si Jonathan maging swerte. Ano? Oh, makakuha si Jonathan ng Japonesa. Diyos me, yung marimar. O di, swerte. Nagbago ngayon si Jonathan. Pagbalik dito, ang dami ng lapad. O, di ba? Ayaw nyo yun. Oh, di ba? Ay, malay nyo na si Jonathan na eh. Siyempre, ayaw na niyang, ano eh. Kumbaga, di ba? Sabi pa nga eh, may YouTube channel. Di ba, charity na yan? O di, may lapad-lapad na yan. Pero kidding aside po, mga idol. Tama na po yun. Gusto na po talaga. Doon po sa mga nagko-comment sa comment section at maging po doon kay Ka-Business. Tama na po yun. Kung hindi man lang tayo o ayaw nyo ang mga saloobin, ano po, yung mga sinasabi ni Ka-Business. Bitter na huwag na kayong mag-comment. Kasi alam nyo po mga idol, kapag nagko-comment kayo, bumabalik yan po sa inyo. Maniwala po kayo. Sapagkat ang comment na nilalagay nyo, kapag iyan po ay negatibo, nagpapakita lang na negatibo din ang inyong pagkatao. Ako po si Taong Kala, mga idol. God bless us all. Ingat po tayo palagi. At sana huwag man natin kalimutan Ka-Business, Ka-Business Official and Papa Dance, ang ating pong mga kagwang at syempre po ang ating mga Ka-Business Reactors. So, inuulit ko, abangan natin si Jonathan pupunta ng Japan. So yung mga Ka-Business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga Ka-Business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.